Gagawa po ako ng video tungkol sa pag-send sa Smile to Gcash. So ito po, dito po tayo maglalagay ng ating beneficiary through Gcash. Select po natin Gcash. Tingnan natin sa baba, ayan yung Gcash. Tapos lagay natin branch number, hindi na, account number, yung cellphone number, and then account name, yung pangalan nung nakalagay sa Gcash na pangalan. Enter ko lang aking cellphone number. Kailangan walang mali doon sa cellphone number na pinapagsisendan nyo ng pera. And then next is yung account name. So check nyo lang kung tama. Then next is account name. Then currency PHP, and then click next. Dito is ang full information. Enter nyo lahat. Double check nyo din kung may mali or address check nyo rin, and then postal code. Pero usually hindi naman talaga siya ginagamit. Importante lang sa Gcash is yung account number at saka cellphone number. So enter lang natin. Zip code, state or province, then the beneficiary number or yung Gcash number na ginagamit. So dahil sarili kong Gcash number to, titingnan ko kung ilang minutes siya darating or abutin ba siya ng isang araw. Pero usually naman kapag Gcash is darating agad siya, so hindi mo na kailangan pumunta sa branch para mag-cash in. So next is check mo lang husband or wife, and then the cell phone number check, and then save settings. Okay, yan, pumasok na, and then next, and then remit later, or remit now, kung may balance kayo, or gusto nyo nang mag-send, so remit now. So ito, try kong mag-send sa aking Gcash number. So, check ko muna, ito pala yung aking Gcash number, ito yung number kanina na in-enter ko, so 00 siya, and then no transaction yet.
Yan, no transaction yet. So, try natin. This is the amount. So, yan yung darating sa aking Gcash number. So, kahit nasa abroad, marireceive ko pa rin yung pera. Hindi ko na kailangan pumunta sa branch or kahit na saang lugar para lang magpa-cash in. So, yan. So, yung marireceive ko na pera. So, okay ko lang kapag yan na. So, sunod okay. Double check. Okay. Yan na, Remito Raquel. Okay. So, yan. Thank you. So, ayan na. Titingnan ko siya kung ilang minutes na, ilang minutes or ilang oras siya darating sa aking Gcash account. So, wala pa. Dumarating agad na message sa aking Gcash. So, wait natin mamaya. So, ayan na lang yung naiwan sa aking balance. So, check ko dito sa aking transaction history is delivering. So, hindi pa. Delivering pa siya. So, wait muna natin. So, ayan. Delivering. Wala pa yung reference number. At wala pa yung email at saka transaction. So, ayan. Ayan. Dumating na siya. Nandiyan na sa aking ano tawag dito, home. So dumating na siya, tingnan natin kung pumasok na sa aking Gcash account. Delivered. So ang bilis na siya, no, ganyan lang. So check natin ulit. So may ano na, may transaction reference number na and then delivered. So, nag-send ako ng 6:30 PM. Ayan, 6:29 PM. Ayan siya, 6:29. Next is, may resibo na. So, check natin sa aking Gcash letter kung papasok na. Since wala pa namang message sa aking Gcash. So, wait muna natin. Okay, yan. Okay. Yes, okay. And then, check natin sa aking Gcash. Ayan. So, ito na sa aking Gcash. Pumasok na. So, 6:31 sa aking Gcash is nag-message na yung EOB or remittances. Ayan na siya. For 24 hours. So, wait lang natin kung anong oras siya darating. So, check natin sa aking Gcash. So, wala pa. Ayan. Transaction as deliver is 0 pa. Wala pang transaction. So, ito 6:35.
6:35 is pumasok na siya, nag-message na ulit. Ayan na, pumasok na sa aking GCash. You have received that amount from Asia, United Bank or AUB. Yung remittance, so, yan na. Ito, cash in na sa aking GCash. So, check natin ulit. So, ayan. Ayan, pumasok na sa aking GCash. So, hindi ko na kailangan pumunta pa sa any store or any branch para lang magpa-cash in sa aking GCash. So, ganyan lang po kadali magpa-cash in sa GCash na ayan yung transaction ngayong araw. So, thank you for watching. I hope na sana may natutunan kayo sa aking video. Thank you so much.